Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. This is Papa Dudut. In-invite kayong lahat na samahan tayo sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Sa ating episode ngayong araw, ang pagkukulang ng oras ng isang tao ay pwedeng maging dahilan para mabaling sa iba ang atensyon ng taong mahal natin. Kasi hindi na natin ay ibibigay sa kanila ang pangangailangan nila pagdating sa isang relasyon. Pero hindi pa rin yon sapat na dahilan para makagawa sila ng kasalanan. At walang kasalanan ng kailanman ay hindi sinasadyang gawin ng isang tao. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga ka-online natin na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jericho. 45 years old at isang SUV van driver dito sa Caloocan. Kagaya ng ibang sumusulat sa inyo ay hindi rin talaga ako mahilig makinig ng drama sa online. Pero ewan ko ba. Nang minsang mapakinggan ko ang isang sulat na binasa ninyo tungkol sa buhay ng isang OFW, kinahiligan ko nang makinig sa inyong channel. Sobrang nakaka-relate kasi ang mga kwento na inyong binabasa. Hindi ko alam kung makaka-relate din ba sa ibabahagi ko ngayon ang ibang mga nakikinig, pero masisigurado ko na may aral itong maiiwan sa ating mga ka-online. Sa trabaho kami nagkakilala ng asawa kong si Malu. Pareho kaming nagkatrabaho sa isang furniture store noon, sales associate ako at supervisor naman siya. Bago pa lamang ako sa store na yon, pero nagkagusto na kaagad ako kay Malu. At kahit mataas pa ang posisyon niya sa trabaho kumpara sa akin, ay sinubukan ko pa rin siyang ligawan. At hindi naman ako nabigo dahil pagkalipas lamang ng 3 buwan ay sinagot niya na rin ako. Alam ko sa sarili ko na hindi ako kagwapuhan, Papa Dudut. Pero madiskarte ako sa panliligaw, palabiro at ma-effort din talaga. Kaya doon ko talaga napasagot si Malu. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Marami po kaming bagay na napagkasunduan at bibihira kami kung magtalo. 3 taon na rin kaming magkarelasyon noon nang mag-decide kaming magpakasal na. Pareho na rin kasi kami na nasa tamang edad at may maayos na trabaho. At hindi ko naman pinagsisihan ang desisyon na yon, lalo na nang mabiyayaan na kami ng 3 magkakasunod na anak. Masayang magkaroon ng pamilya lalo na kapag nakikita ko noon na lumalaking malusog ang mga anak namin. Kaya lang, hindi namin maitatanggi. Na habang lumilipas ang panahon ay bumibigat din ang mga pagsubok na dumarating sa amin. Lalo na kapag pinag-uusapan na ang may kinalaman sa pera. Bumibigat na rin kasi ang gastusin lalo na nang magsimula ng mag-aral ang 3 naming anak sa elementarya. Grabe mga pare, ang taas na ng mga bilihin ngayon talaga. Biruin mo ha, bumili lang ako ng gamit sa eskwelahan ng mga anak ko ubos na kaagad ang 3,000 ko. Napapailing na sabi ko kina Reynard at Denver na noon ay kainuman ko sa may labas ng bahay ni na Reynald. Ganon talaga. Habang tumatagal, mas lumiliit na ang value ng pera sa buhay ng tao. Wala eh, hindi kasi tayo kasing yaman ng iba, ang sabi naman ni Denver. Nasasabi niyo yan kasi pareho kayong may mga asawa at anak. Kita niyo ako, chill na chill lang sa buhay kasi binatang binata pa. Natatawang sagot naman ni Reynald. Sus, kahit naman sabihin mo na pa-chill-chill ka lang, alam naman namin na pagdating sa bahay, ikaw na ang pinakamalungkot sa ating 3 kasi wala kang asawa at mga anak na uuwian. Kaya nga palagi mo kami nililibre ng alak ni Jericho para palagi ka rin may kasama. Natatawa namang sagot ni Denver. Matagal na kaming magkakaibigang 3, Papa Dudut at tanging si Reynald na lamang ang wala pang sariling pamilya. Hindi pa raw kasi niya ramdam na gusto na niyang lumagay sa tahimik na buhay. Kaya hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang seryosong karelasyon. Alas pareho lang naman kayong dalawa kasi ikaw Denver, kahit pamilyado ka na, at least isa lang ang anak mo at tinutulungan pa rin kayo ng biyanan mo sa mga gastusin.
Hindi kagaya namin ni Malu eh. Tatlo na nga ang anak namin tapos wala na kaming aasahan kundi ang isa't isa na lang. Madalas pa nga na sa akin din nakakaasa ang iba kong kapatid. Kwento ko sa kanila bago ininom ang bote ng alak na hawak ko. Kung bakit naman kasi ang sipag mong gumawa ng bata, pang-aasar pa ni Reynald. Sira ulo, hindi naman sa ganon. Sadyang mahal ko lang talaga ang asawa ko, kaya nakatatlo ko. Natatawang sagot ko naman. Pero alam mo Jericho, tama ka ng sinasabi mo. Ang hirap talaga ng sitwasyon ninyo ngayon ni Malu. Kasi imagine na hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kayo at walang sariling bahay. Tapos ang liit pa ng sweldo ninyo pareho. Ang masama pa dun, yung minsan na dumagdag pang mga kapatid mo na kahit ta may sarili ng pamilya ay nangungutang pa rin sayo. Buti talaga eh, napagkakasya ninyo ang pera ninyo sa tatlong anak ninyo na nag-aaral ngayon. Ang wika pa ni Denver. Ganon talaga kapag walang choice eh. Kailangan na magtipid para hindi mahirapan ang mga anak namin. Sagot ko. Naisip ko lang, bakit kaya hindi mo subukan na mag-abroad? Tanong naman ni Denver. Naku Denver ha, hindi siguro para sa akin yan kasi ayokong malayo sa pamilya ko. Kaagad na sagot ko. Kahit subukan mo lang ng isang taon, naalala mo yung pinsang kong si Kenneth? Tanong ni Denver. Oo, kaklase natin yung dati na nakakasama rin natin sa inuman. Sagot ko. O, siya nga yun. Hindi ba matagal nang nasa Saudi yon? Ngayon, may sarili na silang bahay tapos eh may kotse pa. Nung isang araw lang, tinawagan niya ako at inaalok ng trabaho sa isang furniture store sa Saudi. Eh kaya nga lang eh, hindi naman ako qualified. Pero ikaw Jericho, pwedeng pwede ka dun. Alok naman ni Denver. Pero hindi ako sanay malayo sa asawa at sa mga anak ko. Pagdadahilan ko. May ilang opportunity na rin ang lumapit sa akin noon para makapagtrabaho sa abroad, Papa Dudut, na palagi kong tinatanggihan kasi ayoko ring hindi masubaybayan ang paglaki ng mga anak ko. Kahit na ilang taon lang naman, malaki ang kikitain mo doon at sigurado ako na makabibili ka kagad ng sarili ninyong lupa at bahay, ang sabi pa ni Denver. Tama si Denver, sayang yung ganyang mga opportunity. Kung may experience nga lang sana ako sa pagtatrabaho sa furniture store, eh ako na mismo ang magpapatulong sa pinsan ni Denver, ang gatong pa ni Reynald. Kinakabahan kasi ako at saka baka hindi rin pumayag si Malu. Ayaw niya rin kasi ng LDR na setup, ang sabi ko pa. Eh di wag mo muna sabihin sa kanya, ayusin mo na lang muna ang mga requirements na dapat ay ipasa. Kapag na-approve na ang lahat, saka mo na sabihin sa kanya para hindi na siya makatanggi pa sa gusto mong gawin. Natatawang suhestyon pa ni Denver. Napaisip ako sa mga sinabi ng kaibigan kong sina Denver at Reynald kasi pareho silang may punto sa mga payo nila. Kung hindi kami magtitipid ng asawa kong si Malu ay hindi kami makakasurvive sa pang-araw-araw na gastusin namin. Pero hindi pwede na palagi kaming ganon. Nagsisimula na akong hindi makontento sa buhay na meron kami. Si Malu naman ay hindi talaga sang-ayon kapag pinag-uusapan namin noon ang tungkol sa gusto ko na pag-abroad. Kaya naman sinimulan kong asikasuhin ang mga requirements ko nang hindi ko pinapaalam muna sa asawa ko. Mabuti naman at nakauwi ka na kasi patapos na itong niluluto kong ulam na ginisang toge, ang sabi ni Malu. Nang makapasok ako sa kusina ng bahay. Magkaiba kami ng schedule sa trabaho kaya nauna siyang makauwi sa akin. Nasaan ang mga bata? Tanong ko. Nasa bahay pa ni ate, ihahatid na lang daw niya mamaya. Baka pauwi na rin yung mga yon. Sagot naman niya na pinatay na ang apoy sa kalan. Sakto lang pala talaga ang uwi ko. Love, may good news nga pala ako sa iyo at excited na akong ibalita kaya hindi talaga ako nag-overtime kanina. Sabi ko na medyo kinakabahan sa gusto kong sabihin sa kanya. Talaga? Eh ano yun? Tanong ni Malu. Kasi love, naalala mo yung pinsan ni Denver na nagtatrabaho na ngayon sa Saudi? Si Kenneth? Pagpapaalala ko sa kanya. Oo, nagpunta siya rito sa bahay dati nung nandito pa siya sa Pilipinas.
Eh, kumusta na raw siya? Tanong niya. Okay na okay siya doon, love eh. At tinawagan niya ako kanina. Sinabi niya na may opening daw sila sa Saudi ngayon. Tapos, pinagsan niya ako ng resume. Tapos, alam mo ba na nireview agad ng HR nila? Ayun! Ini-invite ako for online interview bukas. Grabe yung excitement ko kasi love. Kasi sa wakas eh, makakapagtrabaho na ako sa abroad. Dire-diretsong sabi ko. Mag-a-abroad ka? Seryosong tanong ni Malu. Ha? Oo sana eh. Kasi maganda yung kikitain dun at mas makakaipon tayo ng pera. Sagot ko. Inaasahan ko nang makita ang reaksyon na yon sa mukha niya, Papa Dudut. Eh bakit? Hindi ka ba makakapag-ipon kapag dito ka lang sa Pilipinas? Kasama ng mga anak mo? Muling tanong niya. Makakapag-ipon naman, love. Hindi nga lang kasing laki at kasing stable kung lalabas ako ng bansa. Paliwanag ko sa kanya. Nako, ayaw ko ng ganyan. Hindi ka aalis. Hindi mo kami iiwanan ng anak mo. Saka hindi pa usapan natin, bago ka magplano ng kung ano-ano, ipapaalam mo sa akin. Naiinis na tanong niya ulit. Alam ko naman kasing hindi ka papayag kapag nagpaalam ako sa iyo. Saka Malu, para sa inyo rin naman itong ginagawa ko. Hindi mo ba pwedeng intindihin na lang yun? Gusto ko lang gawin yung tingin ko ay tama at mas makakabuti para sa magiging pamilya natin. Tingnan mo nga oh, wala tayong sariling bahay. Sakto lang sa atin ang kinikita natin sa trabaho. Tapos ni wala tayong naiipon na kahit na magkano sa ilang taon natin pagtatrabaho. Kapag pinayagan mo ako sa gusto kong mangyari, masisimulan na natin ang lahat ng mga totoong plano natin bago tayo nagpakasal. Magkakaroon tayo ng sariling bahay. Matutupad na natin ang mga pangarap natin para sa mga anak natin. Kaya please, payagan mo na akong umalis. Mahabang pakiusap ko sa kanya. Alam ko, Papa Dudut, na may mali talaga sa ginawa kong hindi pagpapaalam sa kanya. Pero yun na lang kasi ang paraan ko para pumayag siya na mag-abroad ako. Ilang paliwanag pang ginawa ko bago ko siya nakumbinse na pumayag sa gusto ko. Mabigat man sa loob niya pero sumang-ayon na rin siya sa akin. Naging mabilis ang proseso ng lahat lalo na nang makapasa ako sa interview. May passport naman ako noon at ilang requirement na lang talagang inaasikaso ko. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na kailangan ko na palang mag-impake dahil malapit na akong umalis ng Pilipinas, Papa Dudut. Medyo okay na nga pala itong mga gamit mo. Binawasan ko na rin ang ibang mga damit kagaya ng binilin mo kanina. Ang sabi ni Malu nang makapasok ako sa kwarto namin. Kaharap niya ang malaking maleta na dadalhin ko sa Saudi. Mabuti naman. Ayoko rin kasing masyadong madaming dadalhin kasi may ibibigay naman doon na uniform sa amin. Sagot ko. Isinama ko na rin dito sa maleta yung family picture natin na mundi ko pang makalimutan. Buti na lang at naabot ng panganay natin kanina. Malungkot na dagdag pa ni Malu kasunod ang malalim na buntong hininga. Yan naman ang hindi ko pwedeng maiwan dito sa mga gamit ko pero bakit parang ang lalim ng buntong hininga mo, love? Tanong ko. Jericho, alam ko na napag-usapan na natin to. Nagpapakatatag lang ako sa harap ng mga anak natin pero ang hirap eh. Ang hirap-hirap na hindi umiyak at malungkot, naiiyak na sagot niya. Ako rin naman nahihirapan. Lahat tayo. Pero kailangan natin mag-sacrifice para mas gumanda yung buhay natin at ang kinabukasan ng mga anak natin. Naiintindihan mo naman yun, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Siyempre naman, hindi ko lang talaga maiwasan na maisip kung paano kung mangulila ka sa amin ng anak mo, sa akin, paano kung makahanap ka ng ibang babae doon? Nag-aalala lang tanong niya. Hindi mangyayari yan. Para naman hindi mo ako kilala. Kailan ba ako nagloko o ng babae? Kahit naman noong magkasintahan pa lang tayo, hindi mo ako nahuli, hindi ba? Hindi dahil sa magaling ako magtago ha, kagaya ng sinasabi ng iba. Kung hindi dahil sa wala akong ibang naging babae maliban sa'yo. Seryosong sabi ko. Sa ilang taong kasi ng relasyon namin, Papa Dudut ay naging faithful ako sa kanya.
at walang ibang pinaramdam kung hindi puro pagmamahal lamang. Iba pa rin yung sitwasyon ngayon kasi magkakalayo na tayong dalawa. Mahal, malaki ang tiwala ko sa iyo pero hindi sa mga taong nakakasama mo na hindi ko naman kilala. Sagot naman niya. E di papakilala ko sa iyo lahat ng mga makakasama ko o makikilala ko sa Saudi. Isasama ko pa sila sa video call natin. Natatawang sabi ko sa kanya. Mahal naman eh. Pasinghal na sagot niya. Pinapatawa lang kita. Ayoko kasi na hindi pa nga ako umaalis eh. Nalulungkot ka na kaagad ng ganyan. Paano pa kapag wala na ako dito sa bahay? Mas lalong malulungkot ang mga anak natin kapag nakikita kanyang umiiyak. Pinipigilan ko naman eh. Ang hirap lang talaga pero sige, pangako mahal magpapakatatag ako. Kaya magpakabait ka dun ha, ang bilin pa niya sa akin. Siyempre naman, good boy kaya itong asawa mo. Basta mahal, magpakatatag tayo. Alam ko na malalampasan din natin to, ang sabi ko sa kanya. Hindi naging madali ang lahat para sa buhay OFW ko, Papa Dudut. Bukod kasi sa sobrang naho-homesick talaga ako ay karamihan din ang kasamahan ko sa trabaho ay hindi maganda ang pagtrato sa akin. Pare-pareho lang naman kami ng posisyon sa trabaho pero palagi nila akong inuutusan at minumura sa simpleng pagkakamali ko lamang. Minsan pa nga ay nagiging physical na ang pananakit nila sa akin pero lahat ng yon ay tinitiis ko. Ginusto ko naman kasi yon, Papa Dudut, at ginusto kong makapag-abroad at makapagtrabaho doon. Mabuti na lamang at may mga foreigner din na mababait at maayos ang pakikisama sa akin. Kung sino pa nga ang mga matataas na posisyon sa trabaho ay sila pa ang mas maayos makisama sa aming mga trabahador. May ilan pa sa kanila na nakakakwentuhan ko kahit na hindi ako magaling mag-Ingles. Nagkakaintindihan naman kami sa mga kwentuhan namin. Mabilis na lumipas sa mga taon at dapat ay uuwi na ako pagkatapos ng 3 taon. Pero binigyan ako ng option ng agency na mag-renew pero hindi muna ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Sobrang miss na miss ko ng asawa at mga anak ko pero tiniis ko ang lahat ng yon. Naintindihan naman ni Malu nang mag-decide ako na mag-renew para sa trabaho ko sa Saudi. Naiyak nga lang siya talaga kasi nga ilang taon naman kaming magkakalayo. Pilit ko lang ng pinatatag ang loob naming mag-asawa. Habang nasa Saudi ako ay sobra kong tinipid ang sarili ko at halos lampas kalahati ng sweldo ko ang palagi kong pinapadala sa asawa ko. Alam ko kasi na mas magaling siyang mag-budget. At nang ipadala niya sa akin ang litrato ng bahay na nilipatan nila ng mga anak namin ay mas lalo ako naging pursigido na pagbutihin ang trabaho ko. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na 8 taon na pala akong dire-diretsyong nagtatrabaho sa Saudi. 8 taon na akong nalalayo noon sa pamilya ko. At maghahalong lungkot at saya pa rin ang nararamdaman ko noon. Kasi palagi ko silang namimiss at sabik na talaga akong mayakap ang mga anak ko. Pero masaya ako kahit papaano kasi guminhawa na ang buhay na mag-ina ko sa Pilipinas, Papa Dudut. Love, bakit ngayon mo lang nasagot ang video call ko? Kanina pa akong tumatawag sa'yo. Naka-online ka pero hindi mo naman sinasagot. Nagtatakang tanong ko nang sa wakas ay masagot na ni Malu ang video call ko. Naku love, sorry. Naglilinis ako ng banyo kanina. Naiwan ko nakabukas tong laptop. Kaya pati ang Facebook ko naka-online din. Sagot naman niya. Ah, ganun ba? Eh bakit gabing-gabi ka na kung maglinis ka ng banyo? Muling nagtatakang tanong ko. Alas 5 ng hapon na kasi sa Saudi noon kaya malamang ay alas 10 na ng gabi sa Pilipinas nang tumawag ako. Ano kasi? May inaayos lang ako dun sa toilet bowl. May bumara na naman kasi kanina. Pero okay naman na ngayon, paliwanag niya. Okay. May dineposit nga pala akong pera sa bank account natin. I-check mo na lang bukas, ang sabi ko. Sige, sakto kasi mamimili rin ako ng gamit ng mga bata para sa school. Iiwan ko muna mga bata kina mama habang nag-grocery ako. Ang wika naman niya. May kasama ka na ba bukas? Gusto mo eh, pasamahan na kita kay Ate Joanne para hindi ka masyadong mahirapan sa mga ipapamili mo? Tanong ko na ang tinutukoy ko ay kapatid ko. Naku, hindi na, nakakahiya naman sa ate mo.
Kaya ko namang mag-isa bukas kaya huwag ka na mag-alala sa akin, sagot niya. Sige, ikaw ang bahala. Medyo binawasan ko na nga palang pinadala kong pera ngayon kasi manghihiram sa akin si Ate Joanne. Na dengue kasi ang panganay na anak niya kaya medyo gipit sila ngayon. Babayaran din naman daw kaagad nila. Okay lang naman love, hindi ba? Tanong ko. Oo naman, kapatid mo naman yon. Saka sinabi naman niya na babayaran din kaagad nila. At kung hindi man nila maibalik kaagad, okay lang din kasi medyo nakakaluwag naman tayo ngayon. Wala naman akong ibang pinagkakagastosan dito sa bahay kaya marami akong natitira sa mga pinapadala mong pera sa akin love. Sagot naman niya. Salamat ha kasi hindi mo sinasayang ang pagod at lungkot ko sa Saudi. Ang wika ko naman. Nakakapagod at nakakalungkot talaga ang malayo sa pamilya sa mahabang panahon, Papa Dudut. Pero dahil sa ginagawa ni Malu na pagtitipid at paggamit ng maayos sa perang pinaghihirapan ko ay nararamdaman ko na palaging sulit ang lungkot at pagod na nararamdaman ko. Wala yun. Kahit naman ako nalulungkot pa rin ako lalo na sa mga gabi. Tapos hindi kita katabi. Sana talaga ay makauwi ka na para magkasama na tayo. Malungkot na wika niya. Malapit na yun love. At pag uwi ko dyan, sisiguraduhin ko talaga na masusundan ka agad ang tatlong anak natin. Ang biro ko pa sa kanya. Baliw ka talaga love. Kung ano-ano naman yung mga sinasabi mo dyan. Pasinghal naman na sagot niya sa akin. Love, ano yung nakasabit sa isang upuan na nasa likuran mo? T-shirt ba ng panlalaki yan? Nagtataka ang tanong ko nang mapansin ko ang hindi pamilyar na damit na panlalaki sa may likod ng upuan ng asawa ko. Ha? Oo. Lumang t-shirt na to, basahan na rito eh. Sa lamesa? Kakalaba ko lang, kaya sinabit ko muna sa may upuan. Medyo nauutal na sagot niya. Saan galing ang t-shirt na yan? Kasi parang wala naman ako natatandaan na may ganyan akong gamit eh. Pag-uusisa ko. Sa tubero na nag-ayos ng lababo natin dito sa bahay nung nakaraang buwan. Natatandaan mo naman yung kinuwento ko sa'yo dati na nasira yung gripo sa lababo, hindi ba? Naiwan niya ang t-shirt na to tapos hindi na niya binalikan pa kaya eto, ginawa ko ng basahan sa bahay. Pagpapaliwanag pa niya. Oo, naalala ko nga yun. Pagsang-ayon ko. Love? Baba ko muna itong tawag ha, medyo inaantok na rin kasi ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Pagpapaalam niya. O sige love, I love you. Tugon ko naman. Papa Dudut, minsan talaga ay mahirap din ang internet connection ko. May wifi kami doon na ginagamit ko para makatawag kay Malu pero minsan ay wala ring signal o internet. May panahon noon na ilang araw kaming walang internet connection kaya ilang araw ko rin na hindi natatawagan ang asawa ko. Kaya naman gusto ko talagang sulitin ang bawat pag-uusap namin ni Malu sa video call. Pero nang halos 8 taon na akong sa Saudi, Papa Dudut, ay madalas nang hindi nasasagot ni Malu ang mga tawag ko. Kapag naman sinasagot niya ay saglit lang kaming nagkakausap. Marami siyang dahilan na ibinibigay sa akin noon at palagi niyang sinasabi na busy siya. Siyempre, ayaw ko naman na maging demanding sa misis ko. Kaya iniintindi ko na lamang ang lahat ng mga pagdadahilan niya. Proud din ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil ng mga panahon na yon, ni isang beses ay hindi ko nagawang magloko sa asawa ko. Hindi naman sa pagmamalaki pero malakas talaga ang dating ko sa mga babae. Lalo pa nga at maalaga ako sa pangangatawan. Kaya kahit mga ibang lahi ay sumusubok talaga na magkapansin sa akin. Pero ni isa sa kanila ay wala akong pinatulan, Papa Dudut. Ayoko kasi ng gulo sa pamilya. At gusto kong tuparin ang pangako ko kay Malu na siya lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko sa panghabang buhay. Nang matapos ang kontrata ko sa agency ko sa pangatlong pagkakataon na hindi muna ako nag-renew ng kontrata. Nag-decide na rin ako noon na umuwi muna pero hindi ko pinaalam sa pamilya ko. As in walang nakakaalam sa kanila na sa wakas, pagkatapos ng ilang taon ay uuwi na ako sa bahay namin. Gusto ko kasi silang sorpresahin kaya naman inayos ko ang lahat ng mga papeles ko at umuwi ako ng Pilipinas nang walang nakakaalam sa kanila kahit na ang asawa ko pa. Surprise! Masiglang bati ko.
Jericho? Gulat na salubong niya sa akin nang mapagbuksan niya ako ng pinto. Oh, ako nga love. Nakangiting wika ako. Kailan ka pa nakauwi? Gulat na tanong niya. Kanina lang at dito talaga ako dumiretso sa bahay natin. Sagot ko sa kanya. Eh bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka? Hindi ka man lang nagchat o tumawag sa akin? Pilit na mga ngiti na sabi niya. Eh kasi nga gusto kitang surpresahin. Hindi ka ba natutuwa love na nakauwi na ako dito sa bahay natin? Tanong ko. Siyempre natutuwa ako. Kaagad na sagot niya. Eh bakit ganyan ang reaction mo? Parang nadismaya ka na nakita mo ako dito sa loob ng bahay natin. Nagtataka pa rin wika ko. Nagulat lang ako kasi akala ko kung sino yung kumakatok dito. Wala nga pala ang mga anak natin nasa bahay ng nanay mo. Sinabi niya na doon muna ang mga bata hanggang mamayang hapon. Nandun kasi ang anak ng isang kapatid mo para raw magkabanding ang mga bata. Ang kwento pa ni Malu. Ah, ganun ba? Eh, sayang naman kasi akala ko mayayakap ko na kaagad sila. Eh, hindi bale. Pupunta na lang din ako sa bahay ni nanay mamaya. Pero love, grabe. Ang laki pala talaga nitong bahay natin. Ang ganda ng sahig saka yung pagkakapintura nitong dingding. Sabi ko nang makapasok na ako sa loob ng bahay. Makinis at maputi ang tiles ng sahig. At kulay asul naman ang pintura sa mga dingding at napakaaliwalas pagmasdan. Oo nga eh. Love, gusto mo bang pumunta muna tayo kina nanay ngayon? Para na rin makita mo ang mga bata, ang yaya niya sa akin. Mamaya na, susulitin ko muna na mag-solo tayo ngayon. Ang sabi ko bago ko siya niyakap ng mahigpit at pinaghelikan sa lieg. Teka lang, biglang pag-awat niya sa akin. Oo bakit? Hindi mo ba namimiss yung yakap ko? Paglalambing ko sa kanya. Hindi naman sa ganoon, kaya lang ang init kasi dito sa loob ng bahay. Naglalagkit na ako sa pawis tapos yayakapin mo ko. Kagad na pagdadahilan niya. Ayos lang yan love. Yan nga ang namiss ko eh, yung maasim na amoy mo saka maalat na pawis. Nakangising sabi ko bago ko siya muling pinaghalikan sa lieg. Love, teka lang. Love, nakikiliti ako. Tama na love. Ang pagtutol ni Malu ay napalitan ng halinghing nang hindi pa ako tumigil sa paghalik na ginagawa ko. Kahit na ilang taon na kami magkalayo ay alam na alam ko pa rin kung nasaan ang kiliti niya. Kaya naman hindi na siya tumutol pa nang buhatin ko siya at ipasok sa kwarto namin para doon ituloy ang mainit at namimiss kong eksena naming dalawa. Grabe talaga yon Papa Dudut. Ilang taon ako nagtiis na wala kahit sinong sinisipingan kaya grabe rin ang gigil ko sa asawa ko. Kaya lang nang muli ko siyang makasiping sa kama ay may kakaiba akong naramdaman Papa Dudut. Lalaki ako at may inaasahan akong mararamdaman mula kay Malu ng mga oras na yon pero ayokong mag-isip ng masama. Kaya pinagsawalang bahala ko na lamang kung ano man ang naglalaro noon sa isipan ko. Nang ihatid ng nanay ko ang mga anak ko sa bahay namin ay nagulat sila pare-pareho nang makita nila ko. Dahil may isip na rin noon ang mga anak ko ay kagad naman nila akong nakilala at mahigpit na niyakap. Medyo naiyak din ako noon dahil nag-guilty ako na maisip kong hindi ko na sila halos nakitang lumaki. Pero ang sabi naman nila ay naiintindihan nila ang ginawa kong pagtatrabaho para sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga kaibigan ko naman ang pinuntahan ko. At dahil medyo may pera ako noon ay palagi ko silang nililibre ng alak. Kasi syempre sila ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang buhay namin at pamilya ko. Kung hindi nila ako kinumbinsi na makipagsapalaran sa abroad ay hindi ko matutupad ang pangarap namin ni Malu para sa mga anak namin. Love, punta na nga ako kina Denver ha kasi off nila sa trabaho ni Reynald. Baka gabihin na ako ng uwi mamaya kaya huwag nyo na akong hintayin kumain ang mga bata. Paalam ko kay Malu habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Kagagaling mo lang sa kanila nung isang araw eh babalik ka na naman ngayon? Nagtatakang tanong ng asawa ko. Nabitin kasi kami sa inuma namin, nakangiting sagot ko. Love, napapadalas na yata yung pag-iinom ninyo ng mga kaibigan mo ha. Tatlo o apat na beses ka nang umaalis sa bahay natin para samahan sila. Reklamo naman ni Malu.
Mahal, gusto ko lang naman makabawi sa kanila, sagot ko. Eh bakit hindi ka sa amin ng mga anak mo bumawi? Ilang taon ka rin namang nawala sa amin bilang asawa at tatay nila. Halos hindi ka na nga nila makilala kaya dapat sa amin ka bumabawi. Inis na sabi pa ni Malu. O sige, para hindi ka na magalit, uuwi na lang ako ng mas maaga mamaya, okay? Ang wika ko naman. Ang gusto ko, love, bawasan mo yung pagiinom mo kasama sila. Ilang linggo pa lang dito pero panay ang labas mo. Kung wala ka dun sa bahay ng mga kapatid mo, nandun ka naman sa bahay ng mga kaibigan mo. Eh bakit pala bumili ka pa nitong bahay natin kung hindi ka naman pala magtatagal dito? Hay nako, bahala ka na nga sa mga gusto mong gawin. Matanda ka na, kaya alam mo na ang tama at mali. Ang sabi niya bago ako tinalikuran. Hindi nyo naman siguro ako masisisi kung bakit napapadalas ang paglabas ko, Papa Dudut. Siyempre, namimiss ko rin ang mga kapatid ko, ang nanay ko at ang mga kaibigan ko. Siguro naisip lang ni Malu na dapat ay magbigay pa ako ng oras sa mga anak ko at sa kanya. Pero sila naman ang palagi kong kasama sa bahay. Kaya palagi akong may oras para makabawi sa kanila. Nag-decide akong hindi na bumalik ng Saudi, Papa Dudut. Gusto kong dumito na lamang sa Pilipinas para makasama ang pamilya ko. Kaya bumili ako ng SUV van na ginagamit ko sa pagbiyahe. Maayos naman ang naging trabaho ko bilang driver at sumapat naman yon sa mga gastusin namin. Kaya lang dahil na hindi na ganoong kalakihan ang kinikita ko ay nag-adjust kami ni Malu pagdating sa mga gastusin. Ang problema lang namin noon ay ang dalawang kapatid ko na babae na parehong iniwanan ng kanilang asawa. May tig dalawa silang anak at hirap sila pagdating sa mga gastos. Noong nasa Saudi ako ay maluwag ako nakakapag-abot ng pera sa kanila pero mula nang dumito na ako ng Pilipinas, pilit kong pinagkakasya ang kinikita ko sa pagbabiyahe sa van para sa pamilya ko at sa mga kapatid ko na humihingi ng tulong. Mahal, bakit may malaking nabawas sa bank account natin? Anong ginawa mo dun? Tanong ni Malu habang naglilinis ako ng sasakyan. Nanghiram kasi si Ate Joanne, sagot ko. Ang laking halaga ng nawala dun eh. Lahat yun pinahiram mo lang kay Ate Joanne? Muling tanong niya. Oo mahal, ibabalik daw kaagad niya, sagot ko. Ilang beses ko nang narinig yan mula sa iyo eh. Ilang beses na siyang nanghihiram sa atin pero parang hindi ko naman naririnig na binabalik niya ang perang hiniram niya mula sa atin. Saan daw ba niya gagamitin ang ganung kalaking pera? Inis na pag-usisa pa ni Malu. Magsisimula raw sana siya sa bigasan sa lugar nila. Para raw hindi na niya kailangan pang umalis ng bahay para magtrabaho. Muling sagot ko. Alam ko, Papa Dudut, na napapadalas talaga ang panghihiram ng pera ng mga kapatid ko, lalo na si Ate Joanne. Pero mahirap naman kasing tiisin ang pamilya lalo na kapag nakikita ko silang nahihirapan. Tapos kapag nalugi ang bigasan niya, hindi na naman niya ibabalik ang pera na inutang niya. Tapos mangungutang na naman siya ng panibago sa atin. Ganon. Mahal naman eh. Bakit kasi hindi marunong dumiskarte ang mga kapatid mo para hindi palaging umaasa sa iyo? Reklamo pa ni Malu. Mahal, hayaan mo na. Alam mo naman na hindi na siya sinusuportahan ng dati niyang asawa pagdating sa mga gastusin para sa anak niya. Sagot ko naman. Pero hindi ibig sabihin nun na palagi natin silang tutulungan. Noong nasa Saudi ka, wala kang narinig na reklamo sa akin sa tuwing mag-aabot ka ng pera sa kanila kasi palagi tayong may extra noon. Pero ngayon na sapat na lang ang perang kinikita natin pareho, sana naman love eh, matuto naman sana tayong gamitin ang tamang pera natin. Oo, bayad na tong bahay natin pero marami pa rin tayong gastusin para sa mga anak natin at huwag mo sanang kalimutan yun. Ang wika pa niya. Naiintindihan ko naman ang sinasabi ni Malu, Papa Dudut. Ayaw niya lang na kami at ang mga anak namin ang mahirapan dahil sa pagtulong-tulong na ginagawa ko sa pamilya ko. Pero wala eh, nasanay na talaga ako na hindi sila matanggihan. Sa kapamilya ko naman sila kaya bakit ko sila pagdadamutan. Minsan lang talaga napapasobra na ang ginagawa ko sigurong pagtulong kaya yon ang kinakainis sa akin ng asawa ko.
Naging madalas tuloy ang pagtatalo namin noon, Papa Dudut. Nakakalungkot kasi yung kailan magkakasama na kami sa Pilipinas ay saka pa kami nag-aaway na dalawa. Hindi kagaya nung magkalayo kami, bibihira kaming magtalo. Siguro kasi bihira rin kami magkaroon ng problema sa pera. At dahil sumasakit na talaga ang ulo ko sa madalas naming pag-aaway, hindi ko tuloy maiwasan na maikwento yon sa mga kaibigan ko nang minsan muli kaming magkainuman. Ang problema kasi sa asawa mo, masyadong madamot. Lahat ng pera ninyo gusto niya, sa inyo lang umiikot. Komento pa ni Denver. Hindi naman sa ganun pare. Iniisip lang niya siyempre ang mga gastusin namin sa bahay. Pagtatanggol ko naman sa asawa ko. Nasanay kasi siya sa maraming perang hinahawakan nung nasa Saudi ka. Hindi ba siya ang ayaw na mag-abroad ka noon pero ngayon parang gusto ka nang pabalikin sa Saudi? Dagdag pa ni Denver. Nako kahit gustuhin niya man, ayoko na rin talaga pare. Sobrang hirap pala talagang ma-homesick. Yun ang pinaka naging kalaban ko sa lahat. Kung hindi lang talaga para sa mga anak namin eh hindi ko titiisin ang ilang taon ang pagtatrabaho doon. Ngayon pa nga lang na nandun kina nanay ang mga bata, nami-miss ko na kagad sila. Kaya hindi na ako papayag na malayo ulit sa mag-ina ko, kwento ko. Mabuti na lang at wala pa kaming anak ng asawa ko hanggang ngayon. Kaya hindi namin masyadong problema ang mga gastusin sa bahay. Natatawang singit naman ni Reynald. Dalawang taon na siyang kasal noon sa asawa niya pero wala pa rin silang anak. Paano kayo magkakaanak eh di ba baog ka? Natatawang biro ko sa kanya. Sira ulo, hindi ako baog no, singhal niya sa akin. Pero pare, akala ko talaga pag uwi mo eh may aabutan kang bagong anak ay malo. Natatawang sabi ni Denver na hindi ko masyadong naintindihan ang ibig sabihin. Ha? Eh anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ko sa kanya. Uy Denver, ano ba yung sinasabi mo? Akala ko ba wala muna magsasalita tungkol doon? Saway naman ni Reynald na lalong nagpagulo sa isipan ko. Ano bang sinasabi nyo dyan? May alam ba kayo na hindi ko dapat malaman? Muling tanong ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Denver na parang kahit siya ay nagulat sa mga sinabi niya. Nangusap pa ang mga mata nila ni Reynald na tila nagtatalo kung sino sa kanila ang sasagot sa tanong ko. Reynald, ikaw na magsabi sa kanya. Nauutal na sabi pa ni Denver. Ikaw ang nag-umpisa kaya ikaw ang magsabi. Ang tutol naman ni Reynald. Nagturoan na ang dalawa. Ano ba, sasabihin niyo ba sa akin o hindi? Muling naiinis na tanong ko. May kakaibang kaba na akong nararamdaman noon pero pilit kong nilalabana na mga oras na yon, Papa Dudut. Reynald, Denver, ano na? Muling tanong ko sa kanila. Ano kasi pare eh, may kumalat kasi na balita nung nasa abroad ka. Nauutal na panimula ni Denver na nagbitaw pa ng malalim na buntong hininga. Ano yung balitang yon? Saka tungkol saan? Muling pagtatanong ko. Parang bigla na lang nawala noon ang tama ng alak sa sarili ko. Tungkol sa ano eh, sa asawa mo? Sagot naman ni Denver. Sa asawa ko kay Malo? Anong tungkol sa kanya? Tanong ko ulit. Muling nagtinginan ang dalawa at hindi na nagsalita pa. Ano na? Magtititigan na lang kayong dalawa dyan? Pipilitin ko na lang basahin niya mga nasa isipan ninyo? Sigaw ko sa kanila. Ay, ganito kasi yun Jericho. Nung nasa abroad ka pa ay may kumalat na chismis tungkol sa asawa mo at sa lalaking lagi naghahatid sa kanya pauwi sa bahay ninyo. Katrabaho niya yata kasi kapareho niya ng uniform yung suot ng lalaki. Ang wika pa ni Reynald. O tapos, inihahatid lang siya kung ano-ano kagad ang iniisip ninyo. Baka naman nakikisabay lang siya pauwi. Pagtatanggol ko pa kay Malu. Wala naman kasing kaso kung paminsan-minsan lang mangyari yon. Kaya lang, halos gabi-gabi na yung nangyayari. Tapos sabi pa ng isang kapitbahay ninyo na pinsan ko, nakikita raw nila yung lalaki na nagpapalipas ng gabi sa bahay ninyo noon at umaga na kung umaalis. Kahit nga nung kakauwi mo lang sa Pilipinas eh pumunta pa rin daw yung lalaki sa bahay ninyo.
Natigil na lang nung magsimula ka na magtrabaho bilang driver ng sasakyan na binili mo. Hindi na siya nakikita doon ng pinsan ko. Ang kwento pa ni Reynald. Jericho, pasensya ka na kung hindi ka agad namin sinabi sa'yo. Natakot kasi kami kung ano ang pwede mong isipin o gawin kapag nalaman mo yung mga ganong bagay nung nasa abroad ka pa. Nang umuwi ka naman dito, hindi naman namin matsyempohan ni Reynald kung paano namin sasabihin sa'yo. Kaya pinoproblema talaga namin kung... Uy pare, saan ka pupunta? Jericho, sandali! Hindi ko na sila nilingon pa ni Reynald at dire-diretso kong umalis mula sa lugar na yon. Magulo ang isipan at nararamdaman ko habang nagda-drive pa uwi, Papa Dudut. Unti-unti kong napagdugtong ang mga sign na nakita ko noon na pilit kong binabaliwala. Ang mga senyales na may ibang lalaki na ang asawa ko. Hindi ako makapaniwala kasi sa ilang taon na relasyon namin ay never akong nagloko. Kaya paano yon magagawa sa akin ang asawa ko? Sinabi ko na huwag ka nang babalik dito, di ba? Bakit nandito ka pa? Sigaw ni Malu sa kaharap niyang lalaki. Maliit lamang ito, maputi at mukhang mas bata sa aming pareho. Pero kailangan pa nga nating mag-usap, sagot naman ng lalaki. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Ivan, dahil tapos na tayo. Tinatapos ko na ang lahat sa ating dalawa, sagot naman ni Malu. Yun ang eksena na naabutan ko sa labas ng bahay namin, Papa Dudut. Nakatayo doon si Malu sa kaharap ng lalaking sigurado ako nakabit niya. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko at sinugod ko silang dalawa kasunod ang malakas sa suntok sa lalaking tinatawag ni Malu na Ivan. Jericho, tama na please. Baka mapatay mo pa si Ivan. Sigaw ni Malu habang pilit akong hinihila palayo sa lalaking duguan na ang bibig dahil sa malalakas na mga suntok ko. Hayop kang lalaki ka. Papatayin talaga kita. Sigaw ko pa pero nagawa na akong hilahin ni Malu palayo sa kanya. Please Jericho, tama na. Tigilan mo na si Ivan. Sigaw pa ni Malu. Malu, sumama ka na sa akin. Iwan mo na yung lalaki na yan. Sigaw pa ni Ivan. Eh siraulo ka pala talagang lalaki ka eh. Sigaw ko pero bago ko pa siya muling nasugod ay napigilan na ako ni Malu. Ivan, umalis ka na. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Kaya huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Sigaw pa ni Malu sa kanya. Ayaw pa sanang umalis ni Ivan pero pilit siyang pinagtabuyan ni Malu, Papa Dudut. At nang umalis na ito ay sabay kaming pumasok sa loob ng bahay ni Malu habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kailan pa Malu? Kailan mo pa ako niloloko? Ginawa ko naman ang lahat para hindi masira ang relasyon na ito. Kaya paano mo ko nagawang lokohin? Pigil ang mga luha at galit na tanong ko sa kanya. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko naman talagang saktan ka kaya lang eh. Kaya lang ano? Sabihin mo nga sa akin na ano bang meron siya na wala ako at nagawa mo ito? Kotse ba? Pera? Mas nabibili at nabibigay ba niya sa iyo ang lahat ng gusto mo? Mas magaling ba siya sa kama? Putol ko sa mga sinasabi niya. Hindi. Hindi ko naman kailangan lahat ng yun eh. Ikaw lang at ang mga anak lang natin ang importante. Umiiyak na sabi niya. Pero bakit nga? Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman ang lahat. Ginawa ko ang lahat para hindi masira ang relasyon nating dalawa. Ginawa ko ang lahat kahit magkalayo tayong dalawa. At ngayon, sinusubukan ko ng bumawi sa iyo pero bakit kailangan mong gawin sa akin to? Panunumbat ko sa kanya. Yun ang akala mo. Pero alam kong nararamdaman mo na may problema tayo. Hindi naman kasi pwedeng palagi na lang umikot yung buhay mo sa mga kapatid at kaibigan mo. Hindi pwedeng palagi namin silang kahati ng mga anak natin sa oras mo. Naiintindihan ko na parte sila ng buhay mo. Pero kami na ang pamilya mo, Jericho. Nandito ka na nga sa Pilipinas pero bakit parang hindi ka pa rin namin na maramdaman ng mga anak mo? Umiiyak na paliwanag niya sa akin. Kaya naghanap ka ng ibang lalaki? Kaya niloko mo na lang ako? Umiiyak na ring tanong ko. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko sinasadya ang lahat.
Hindi ko sinasadyang maramdaman yon mula sa kanya. Ang lahat ng pagkukulang mo sa relasyon nating dalawa, si Ivan. Siyang palagi kong kasama noong mga oras na nalulungkot ako at nasasaktan. Si Ivan na naging karamay ko, sagot niya. Pero hindi pa rin rason yon para lokohin mo ko. Para sirain mo ang relasyon at pamilya na ito, sigaw ko sa kanya. Oo, inaamin ko naman talaga na kasalanan ko. Pero huwag mo namang isisi sa akin ang lahat dahil may kasalanan ka rin kung bakit nagkakaganito ang relasyon nating dalawa. Sumbat pa niya. At gusto mo pa talaga akong idamay dyan sa mga kalokohan at kasalanan mo? Napapailing at nasasaktan na tanong ko. Oo, dahil kung hindi ka nawala ng oras sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nakatira nga tayo sa isang bahay pero parang hindi naman tayo magkasama. Halos hindi na tayo nagkakausap ng matagal. Si Ivan, siyang palaging may oras para sa akin. Pinaparamdam niya kung ano yung bagay na bigla mo na lang inalis sa relasyon natin, sagot pa niya. Kaya mas gusto mo pang ituloy ang relasyon ninyong dalawa kaysa maayos ang sa atin? Mas pinipili mo siya kaysa sa amin ang mga anak mo? Muling tanong ko sa kanya. Pakinggan mo naman kasi muna ako. Gusto ko lang maintindihan mo na wala lang sa akin ang mali dahil hindi ko naman talaga ginustong magkaroon ng kasalanan sa iyo. Naging mapaghanap lang ako. Mapaghanap ng oras at pagmamahal mula sa isang lalaki, paliwanag pa niya. Alam mo, itigil na natin ang usapan na ito. Wala na rin namang pupuntahan. Niloko mo ko, yun ang point doon. Niloko mo ko kahit ginawa ko ng lahat para sa pamilya natin. Niloko mo pa rin ako, Malu. Niloko mo ko, sigaw ko sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang bigat ng nararamdaman ko noon, lalo na sa tuwing maiisip ko na nagawa kong lokohin ang asawa ko. Kaya pala madalas niyang hindi nasasagot ang mga tawag ko noong nasa abroad pa ako. Kaya pala may ilang gamit panlalaki akong nakita noong bagong dating ako sa bahay namin. At kaya pala iba ang nararamdaman ko sa katawan ni Malu nang sa unang beses kami ulit magsiping pagkatapos ng maraming taon. Yun pala dahil may ibang lalaki nang sumisiping sa kanya sa mismong kama namin. Nagpalipas ako ng isang gabi sa bahay ni nanay pero hindi ko sinabi sa kanilang dahilan. Wala rin silang alam tungkol sa pagkakasalang nagawa ng asawa ko. At nang sabay-sabay kaming umuwi ng mga anak ko pabalik sa bahay ay muli kaming nag-usap ng masinsina ng asawa ko. Nakiusap siya sa akin at umiyak at halos lumuhod sa akin para lang humingi ng tawad. Inako at inamin niya ang lahat ng mga naging pagkakamali niya. Pero sinabi niya na ako raw talaga ang mahal niya at tinatapos na niya ang anumang namagitan sa kanila ni Ivan. Ilang araw pa akong hindi umuwi sa bahay namin hanggang sa tuluyan akong makagawa ng isang desisyon, Papa Dudut. Ang patawarin ng asawa ko. Nagkasundo kami magkabalikan at ayusin ang aming relasyon. Inayos ko rin ang sarili ko bilang asawa, tatay, kapatid at kaibigan. Na-realize ko na may naging pagkakamali din talaga ako sa relasyon namin na pwedeng nagtula kay Malu para magkasala. Mahirap kalimutan ang naging kasalanan ng asawa ko lalo na at lalaki ako. Pero mahal ko siya at ang mga anak namin at ang pamilya ko. Kaya pinilit kong ayusin ang lahat para hindi kami magkasira. 5 taon na rin, Papa Dudut, nang muli kami magkabalikan ni Malu at ayusin ang aming relasyon. Wala akong pinagsisihan dahil pinatunayan sa akin ni Malu na hindi ako nagkamali sa desisyon na patawarin siya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Sa iba na ka-online natin na hindi makapaniwala sa ginawa kong pagpapatawad sa asawa ko at naiinis sa naging desisyon ko, lahat naman kasi tayo ay deserve na magpatawad o patawarin. Naniniwala ako na lahat ay dapat binibigyan ng pangalawang pagkakataon. At ako'y nagpapasalamat sa gabay ng Panginoon sa aking isipan ng panahon na yon na magpatawad. Dahil nagkaroon ako ng masayang pamilya hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lamang, Jericho.
Maraming maraming salamat kay Jericho sa pagbabahagi nitong kwento ninyo ni Malu dito sa aking YouTube channel. Sumasang-ayon ako sa sinabi mo na para sa ating mga lalaki ay hindi talaga madali ang patawarin ng ating mga kapareha na nagkasala at nagkaroon ng ibang karelasyon. Pero wala namang kasing imposible sa pag-ibig. Lahat ay pwedeng mangyari kahit pa ang pagpapatawad sa taong labis na nanakit sa atin. Hindi na po mahalaga ang iisipin ng ibang tao. Basta masaya ka ngayon kasama ang iyong asawa at mga anak. Mga ka-online, ang pagpapatawad talaga ang isa sa mga pinakamahirap na gawin sa buhay natin. Pero kung uunahin nating isipin ang pag-ibig na nararamdaman natin, makagagawa tayo ng mas maayos na desisyon para sa ating sarili at sa taong mahal natin. Basta palagi lang nating isasaalang-alang pati na ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa atin at nagmamalasakit para sa atin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.